Magandang umaga! Kagigising lang pala namin. For today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life Vlog. Kasama na natin si Mr. Today kasi wala siyang pasok, wala din akong pasok. So pagising ko sa umaga guys, inuuna ko talaga ang aking labahay na ilagay sa aking washing machine. Pagkatapos ay lilinisin ko ang kwarto namin ni Mr. kasi medyo binagyo siya. Kunting touch up lang. So while naglilinis ako sa kwarto, si Mr. naman ay nagre-ready ng aming breakfast. Ang niluto niya pala ay egg omelette. Napakasarap. So ayan yung teamwork namin ni Mr. Nagluluto siya ng breakfast, ako naman ay naglilinis sa kwarto. So kain muna kami ng breakfast bago ko ipagpatuloy ang aking paglilinis. So ang aming agahan ngayon ay bacon, egg omelette, at saka rice. Yung asawa ko ay bread pala. Pagkatapos namin kumain ay naglinis din ako ng lamesa. At habang ako'y naglilinis ng lamesa, si Mr. naman ay naghuhugas ng mga plato. So ayan, ipagpatuloy na natin ang ating paglilinis sa ating kwarto. Si Mr. naman ay inaasikaso niya ang aking mga labahin. Pagkatapos kong maglinis sa kwarto, ay dito naman ako sa sala maglilinis. Araw-araw tayong naglilinis, pero araw-araw pa rin madumi ang bahay. Ay nako, nakakapagod na. Pero laban lang sa buhay, no? Of course, nililigan ko yan ang aking mga halaman kasi mahal na mahal ko ang aking mga halaman. Hindi ko yan nakakalimutan talaga na magdilig. Kasi mamamatay yan pag hindi mo yan diniligan. At dahil weekend, kailangan naming mag-grocery shopping at pumunta kami sa supermarket. So hindi para magandang araw ngayon at medyo maulan-ulan dito sa amin sa New Zealand. So ayan, pasok na tayo sa supermarket namin at pagpasok namin ay pupunta talaga agad yung mga anak ko sa fruit, sa mga free na prutas. So ayan na yung supermarket namin guys, it's 9 in the morning at medyo wala pang tao at kami lang. So after naming mag-shopping, umuwi na kami sa bahay at medyo umuulan talaga ng umuulan. At pagkatapos namang mag-shopping guys ay nag-a-arrange kami sa mga pinag-grocery namin. Nakabili pala ako ng donut kanina at pinakain ko sa mga anak ko para hindi sila mag-away at hindi sila maingay while kami ay busy-busy sa pag-a-arrange ng mga grocery na pinili namin. Ayan na, sobrang maulan-ulan dito. So sinampay ko na lang ang aking mga sampayin sa dito sa aking balcony. Ang weird ng kanilang sampay na nabili namin kasi hindi ko talaga makita yung logic. So, inarrange ko rin ang aking mga fruits at pagkatapos ay nagpahinga ako. Nagpahinga, ang mga anak ko ay nagdisturbing sa akin. Napag-isipan namin ni Mr. na manood ng TV, manood ng Netflix, and chill. So ang pinanood namin ay kay Heath Ledger na Night's Tale. So it's lunchtime na at oras na naman para kumain. At nag-prepare ako ng lunch para sa aking mga anak at kay Mister. So ham and cheese lang ang pinakain ko sa mga anak ko with fruits of course. Kasi busog pa sila sa kanilang donut na kinain galing sa grocery. After naming mag-lunch ay pinaglaro namin yung mga anak namin. Naglaro kami ng bricks. Nag-build kami ng castle. Pagkatapos ay ganito na yung itsura ng bahay namin. Malilinis ko lang naman kanina at ngayon ay mukha naman siyang disaster. Ayan yung mukha ni Mister. Napag-decide ko na humiga na lang at pumikit para hindi ko makita ang kalat ng mga anak ko. So ito yung mahirap dito sa New Zealand pag winter kasi palaging umulan at hindi ka nakakalabas ng bahay. Kaya dito lang talaga kami, nakukulong kami at ayan. Chinik mo yung aking garden no kasi medyo humina na yung ulan at nakita ko na may broccoli ako na dapat i-harvest. Ko rin yung ibang mga tanim ko kung buhay pa ba o okay lang. At pagkatapos kong magpunta sa garden, naubutan ko si Mister na nilalaro niya ang mga anak ko at nakakatuwa talaga tingnan. Naglaro sila ng hide and seek. Ganyan yung asawa ko, sobrang love na love talaga niya ang mga anak niya at binagawa talaga niya ang lahat para mapasaya lang sila. Napakadali lang lumipas ng oras. Oras na naman pala para magluto ng hapunan. May nag-request na kumain daw kami ng seafood. So ngayon ay magluluto tayo ng hipon at saka tahong. Yan yung ating hapunan ngayong gabi. So while nagluluto ako ng hapunan, ay nagbibidyoke pala ang aking mag-ama. At nagdi-disco dance sila. Ang saya tingnan, no? Ito talaga ang nagbibigay sa akin ng totoong kaligayahan na nakikita ko ang mag-ama ko na nag-i-enjoy sila, nagbabanding sila sa isa't isa. O ayan ang aking garlic
prawn with butter. Yung tahong naman ay binabalatan ni Mister. Pwede ng ating mga guest of honor na kumain ng dinner kasi napagod sila sa kakasayaw, no? So after namin kumain ng hapunan, ay si Mister naman ang naghugas ng mga pinggan. Ako naman ay naglinis ng lamesa. So sa dapat pag mag-asawa, teamwork talaga para mag-work out ang inyong relationship. Huwag mong iasa sa iyong asawa lahat ng mga gawaing bahay. So after ko mag-shower sa mga anak ko ay sinuklayan ko ang kanilang buhok. Pagkatapos ay naglinis ako ng kusina. Pagkatapos maglinis ng kusina ay tinawagan ko ang aking pamilya sa Pilipinas kasi na-miss ko sila. At while tinawagan ko ang aking pamilya ay nagtupi na rin ako ng mga damit. Bundok na damit ang tinupi ko ngayong araw na ito. After ko magtupi ay naligo ako. After maligo, oras na naman para kulitin si Mister. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman ang kabanata ng ating buhay. Dito nagtatapos ang aming araw. Bye!